Sa umaga po, mga kapatid, at sa umagang ito, tutuloy natin ang ating pag-aaral sa unang sulat ni Juan, or First John. At ito po ang ating kalimang luto ng ating pong series sa typing aklat na ito. Saan po natin ngayon ang ating mga Bibles sa First John chapter 1, verses 1 and 2. Unang Juan, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2. First John chapter, chapter 2, I mean, chapter 2 verses 1 and 2. Mga kapatid kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit, kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo, na siyang matuwid. Talatang dalawa. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ito po ang salita. Noong nakaraang Biyernes ay pinanood ko ang laban ng Ginebra at saka ng naglalaro ko. Nanood ba kayo? Napakaganda ng laro na yan. It was a good game. At naitabla ng Ginebra ang best of 7 series nila. So, 2-2 na ngayon. Kung nanood kayo, at the start of the 4th quarter, lamang ang meral ko. No, sa hindi man laki-laki na rin ang laman nila. At ang momentum din ay nasa kanila. Alam nyo, sa basketball, sa anumang laro, pero momentum yan eh. No? Yung momentum nasa kanila. Pero yung pong kung tawagin ay never say die attitude ng mga Ginebra, ng Ginebra team, ay talagang umiral na naman. At kaya naipanalo nila yung ball game na ito. Pero alam nyo, basketball lang naman yan eh. Entertainment at anumang achievement ng mga paborito nating team, eh masasabi natin, dito lang naman sa lupa yan. No? Lumilipas din ang karangalan na yan. Lumilipas din yung ating emosyon. Hindi ba mas mahalaga na gamitin natin yung sinasabing never say die attitude sa paglaban natin sa kasalanan? Isn't it that the never say die attitude is more needed in fighting against sin? Dahil, ang pakikipaglaban natin sa kasalanan, ano kasalanan ito? Matitirang kasalanan dito sa puso natin, o maaaring kasalanan inuudyok ng ating lipunan, ng ating mundo, para tayo magkasala. Ito ay pakikipaglaban para sa ating kabutihan. Sa kabutihan ng ating kaluluwa at pakikipaglaban din para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Si Apostol Juan, sa kanyang sulat ay nagbigay siya ng malaki-laking atensyon sa usapin ng kasalanan. Noong nakaraang linggo, tinignan natin kung paano niya inilahat yung realidad ng kasalanan maging sa buhay ng isang mananampalataya. Sinasabi niya na tayo ay makasalanan at nagkakasala. We are sinners in principle, but we are also sinner in practice. Tayo po ay mga makasalanan maging sa ating mga ginagawa. Ngunit, ito yung sinabi sa talatang siyam ng chapter 1. Ngunit, kung ipahahayag natin ang ating kasalanan, siya'y tapat at banal na matatawarin tayo sa ating mga kasalanan at dinilisin sa ating mga kalikuan. Yun ang sabi ni Apostol Juan. Ngunit, ang kasalanan ay isang nagpapatuloy na problema sa buhay Kristiyano. Diba? Sin is an ongoing problem in Christian life. Ano gagawin natin dito? Kaya bang sumpuin ng never say die attitude sa paglaban sa kasalanan? Makakatulong ba ito para ganap na
mawala o maglaho ang kasalanan sa ating mga buhay? Hindi nga kaya tayo ay subusuntok lang sa hangin o kaya naman ay tiwatahak sa isang daang hindi natin alam kung may katapusan. No, ito po, dalawang talata na ito na binasa natin sa chapter 2 ay makakatulong sa atin para maintindihan natin ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo sa pagharap, sa pag-address, sa pagiging makasalanan natin bilang isang tao o bilang isang mananampalataya. Ang mensahe na gustong sabihin sa atin ni Juan dito ay ito. Sin is the ongoing problem even for believers' pursuit of holiness. But Christ is their ever-present defender before the just God. Ang kasalanan ay isang nagpapatuloy na problema maging sa ating paghahangat na maging banal. Ngunit si Kristo ang ating tagapagtanggol sa harapan ng isang maluwid na Diyos. Nais ko hatiin sa dalawang bahagi itong ating pag-aaral ngayon. Una, tingnan natin, the dutiful aim. Pangalawa, our divine authority. Our dutiful aim and our divine authority. Our dutiful aim. Sa talatang isa, ito ang sinasabi. Mga muntik po, mga anak, my little children. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala, that you may not sin. Ang layunin ng pagsusulat ni Juan ay para hikayatin, hamunin ang bawat isa na mamuhay ng may kabananan. Alam niya na ang mga Kristiyanong totoo ay hindi pwedeng maging perpekto sa mundong ito. Hindi pwede na hindi ka mahulog sa kasalanan. Pero hindi niya gusto na tayo ay tumigil sa pagkamuhi sa kasalanan, sa pagpapawalang halaga sa usapin ng kasalanan sa ating buhay. Gusto niya tayo lumago sa kabanalan at gayon din sa lihaya. Yan ang layunin din ng Diyos sa kanyang mga anak. Maliwanag sa banal na kasulatan, ang turo patungkol sa tinatawag nating doctrine of election. Turo po ng Bible yan, na mayroong hiniran ang Diyos bago pa itatag ang sanlibutan ito. At hindi po mapapasabalian ang katotohanan yan. Maraming mga talata mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan na magpapatunay na mayroong hiniran ang Diyos bago pa itatag ang sanlibutan ito. Meron siyang mga hiniran para sa kanyang sarili. May mga tao na mga makasalanan ay kanyang hiniran mula sa laksa-laksang makasalanang sangkatauhan na makauunawa ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tatawagin niya sila isa-isa sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Bibigyan sila ng kaloob ng pagkaunawa at kaloob ng pananampalataya upang magkaroon sila ng kakayanang tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo na sila'y manampalataya. Pero nais kong sabihin na hindi humirang ang Diyos ng mga tao para sa kanyang sarili para patunayan lang na siya isang soberanong Diyos. Hindi siya humirang para patunayan na siya isang Diyos na may nakapangyayaan ng kalooban. Kundi siya'y humirang para ikayatin ang mga tao ito na maging tulad niyang banal. Nais niya na ang mga tao ito'y maging totoong banal tulad din niya ng kanyang anak. Romans 8:29 says, "For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son." Ephesians chapter 1, verse 4, "He chose us in Him before the foundation of the world that we should be holy and blameless before Him." So ito ang layunin ng paghirang. Hindi lang para ipakita, ang Diyos ay may nakapangyayari ng kalooban. God is sovereign. Kung anong gusto niya, yun ang mangyayari. Para ipakita, meron siyang mga taong gusto niyang maging tulad niya sa larangan ng kabanalan. At ang kabanalan na binabanggit sa Biblia para sa mga totoong mananampalataya, ito
po ay isang lifelong process. No? Ito po ay isang panghabang buhay na proseso. Hindi tayo magiging perfecto talaga sa mundong ito. Pero dapat na sa proseso tayo ng kabanalan. No? Nandun tayo sa isang sitwasyon na talagang hinahangad natin na maging banal sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Tanda ng isang totoong Kristiyano ay namumuhi siya sa kasalanan. Nagmamahal siya sa katuwiran. Naghahangad siya na maging katulad ni Kristo. At sa paghahangad niya na maging katulad ni Kristo at pagkamuhi niya sa kasalanan, ang iniisip niya hindi ang kasalanan ng iba, kundi ang kasalanan niya. Of course, nakikita niya rin ang kasalanan ng ibang tao. Pero higit siyang concern sa sarili niyang kasalanan. Yan po ang isang totoong mananampalataya. Naghahangad ka na yung kasalanan niyan ay magupo, no? Mawasak! At ika'y lumago sa biyaya. No, ang tanong, why we need to increasingly hate sin? Bakit kailangan natin patuloy na namumuhi sa kasalanan? May dalawang bagay gusto kong sabihin. Una-una, dahil sa ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. The lawlessness of sin. Alam niyo, pinaliwanag din ni Juan sa atin kung anong ibig sabihin ng kasalanan. 1 John chapter 3, verse 4. Ito ang sabi ni Juan. Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. Yan ang sabi ni John. Yan ang simpleng definition ng kasalanan. Sin is lawlessness. Ang kasalanan ay paglabag sa batas ng Diyos. Kung sinasabi ng Biblia, asawang lalaki, mahalin mo ang iyong asawang babae. Pero imbis na siya'y mahalin mo, sinasaktan mo. Yan ang kasalanan. Kung sinasabi ng salita ng Diyos, asawang babae, magpasakot ba sa iyong asawang lalaki? Pero ang ginagawa mo, kinukuha mo yung trono niya, yung kanyang leadership. Ay, kasalanan yan. Kung sinasabi ng Biblia, sabi ng Banal na Kasulatan, mga magulang, bring up your children in the instruction of the Lord. Ang inyong mga anak ay inyong sanayin sa daan ng Panginoon. Pero wala kang ginagawang anumang pagsusumika na turuan ang iyong mga anak sa daan ng Panginoon o sa Banal na Kasulatan. Pag sinabi ng Banal na Kasulatan, put away all this sin. Alisin ninyo ang lahat ng mga panlilinlang o mga pandaraya. Eh ngayon eh, may mga pamamaraan ka para linlangin ang mga authorities para hindi ka makapagbayad ng tamang buwis. Yan ay kasalanan. Kapag sinabi ng Banal na Kasulatan, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Sabat na yan ay ang Lord's Day sa bagong lipan. Ngunit yung Sabat na yan na para sa Panginoon ay gagamitin mo sa mga bagay na pang sarili na. Ang ibig sabihin, hindi mo ipangingilin ang araw ng Sabat at ang dahilan mo ay mga mabababaw lang. Hindi ka dumalo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Wala kang medyas. Na? Malinis. Dahil hindi ka nakapag-plansya ng damit. O dahil marami kang labahin. O dahil may laban si Manny Pacquiao. Yan po ay mga bababaw na dahilan. Yan ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Sin violates God's law. But not only that, brethren, sin that is not only a lawless act before God, but sin is serious. The seriousness of sin. It is serious for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan ay hindi bahagi ng paglikha ng Diyos sa atin. Hindi tayo nilikha ng Diyos para mamatay. Ngunit dahil sa kasalanan, dahil sa pagpasok ng kasalanan sa mundo, ang kamatayan ay naging bahagi ng ating pagkatao. Hindi ba?
At alam nyo ba, noong ang Panginoong Jesucristo ay nalaman niya na yung kanyang kaibigan na ang pangalan ay si Lazaro ay namatay. Ano ang naging reaction ng Panginoong Jesucristo? Di ba na naging reaction ng Panginoong Jesucristo siya? Nanamis. Yun ang pinakamaitling salita daw sa Bible. Jesus wept. Siya'y nanamis. Pinakamaitling verse niya sa Bible. Siya'y nanamis nung malaman niya na ang kanyang kaibigang si Lazaro ay namatay. Ito ang isang tao. Bakit kinakailangan umiyak ni Jesus? Eh maya-maya lamang. Eh, gagawa siya ng himala para buhayin itong kanyang kaibigan na si Lazaro. Hindi kaya ang nag-artista lang ang Panginoon? Di ba ganyan yung artista? Kaya umiyak ngayon, kaya tumawa mamaya? No? Dalawa lang yan. Pwedeng artista ka, pwedeng may sira. May sira ka na. Kasi pwede, iyak ka mamaya, tawa ka ngayon. Di ba? Hindi ka kaya ganun? Pero hindi mo na kapatid. Bakit siya umiyak? Bakit siya nanamis? Di ba maya-maya naman, kaya bubuhayin si Lazaro? Unang-una, nakatotoha naman ito. Hindi masamang umiyak kapag may namamayan sa inyong pamilya. Hindi kaduwagan na ikaw ay magpakita ng iyong emosyon, ng iyong pagkalungkot, ng iyong pag-iyak kung ang isang mahal mo sa buhay ay pumanaw o ang isang kaibigan mo. Yan ang pinapakita rito. Pangalawa, bakit umiyak si Jesus sapagkat nakita niya na ang epekto ng kasalanan sa buhay ng isang tao at napapaging ang kanyang sariling kaibigan ay hindi nakatakas dito. Umiyak ang Panginoon sa tindi ng epekto ng kasalanan. Ang tao ay namatay. Napakaseryoso ng kasalanan. Pero higit pa ron, sinasabi ng Biblia na mayroon ikalawang kamatayan. May walang hanggang kaparusahan. Hindi lang ang tao namamatay physically, siya ay namamatay spiritually. Nang ibig sabihin, mayroong walang hanggang paglayo o pagkalayo ng isang tao sa Diyos kung siya ay hindi magkakaroon ng relasyon kay Jesus kapag siya ay namatay na. Siya ay dadalhin sa walang hanggang kaparusahan doon sa inyo. Hindi ba seryoso yan? Tanong, paano magiging seryoso ang kasalanan sa buhay naman ng isang Kristiyano? Di ba ang Kristiyano ay napatawad na, ang Kristiyano ang sumpa ng kasalanan ay wala na sa kanya. Paano magiging seryoso ang kasalanan sa buhay ng isang Kristiyano? Sabi sa chapter 3 verse 8, ito rin sa 1 John, na ang dahilan daw kung bakit ang anak ng Diyos ay nagpakita ay upang wasakin ang gawa ng Diablo. At ang dahilan kung bakit si Kristo ay pumunta rito sa mundo ay para magdusa upang wasakin ang kasalanan. At sinabi rin ni Apostol Pablo, si Kristo ay namatay upang dalisayin ang mga taong mananampalataya niya na tinatawag niya rin pride para sa kanyang sarili. Ephesians chapter 5 verses 25-27. Titus chapter 2 verse 14, He gave Himself for us to redeem us from all iniquity and to purify for Himself a people of His own who are zealous of good deeds. Ang ibig sabihin mga kapatid, kapag tayo nagkakasala, no? Sa harapan ng Diyos, ay nagiging salungat ito sa layunin kung bakit nagpunta rito si Jesus. Nagpunta siya para wasakin ang kasalanan. At dapat ang mga taong manampalataya sa kanya ay makisama sa kanya sa pagwasak dito. Kung ikaw naman yung nagkakasala, ay parang kinukontra mo yung katahilanan kung bakit siya naririto. Ang pagkakasala natin ay pagtawag din tulad ng marami sa krus ng isang kahangalan. Ito'y insulto sa pagdurusa ni Kristo. Kung tayo nagkakasala, tayo ay sumasayaw sa tugtog ng Diablo. Na siyang dati nating master,
at isang malaking insulto sa ating Panginoon sa Kristo na namatay alang-alang sa atin. Nagbigkas sa atin sa sumpa ng kasalanan, nagpalaya sa atin sa kapangyarihan at pamamahala ng Satanas. Paano mo sasaktan ang nagligtas sa iyo? How can you hurt somebody who saved you? How can you hurt somebody who risked his life for you? How can you hurt somebody who suffered and died for your liberty? Diba? Unthinkable yan. Tayo mga Kristiyano, at mga, kahit na tayo mga Pilipino, puso sa atin yung salitang utang na loob. Pag may ginawang mabuti sa iyo, parang meron kang utang na loob. Kaya nga ito ang gumawa ng mabuti sa iyo. Hanggat maaari, hindi ka gagawa ng mga bagay na makakasakit sa kanya. Alam niyo, kulang ang utang na loob na pwede natin ibigay sa ginawa ni Jesus sa atin. Sapagkat ang ginawa niya sa atin ay hindi mga bagay na makabubuti naman dito sa mundo, kundi ang ginawa niya ay makakaputi sa ating kaluluwa na ating tatamasahin magpakailan kailanman. Siya'y namatay alang-alang sa atin. Kaya nga dapat makita natin na ang kasalanan ay sinuso sa kanya. Now, ang tanong ay, how do we live a godly life in light of the ongoing sin in the Christian? Paano natin? Paano tayo magiging banal? Kung mayroon pa rin mga natitirang kasalanan sa puso natin, kung talagang hindi tayo magiging perfecto sa ating mga gawain sa araw-araw? Paano natin matitiyak nilamanan ng palataya na hindi tayo hahatulan ng Diyos sa liwanag ng katotohanan, hindi naman tayo magiging perfecto sa ating pamumuhay dito sa mundo? And that brings me to my second heading. Our divine authority. Sabi niya sa talata, sabi dito, we have an advocate. Yan ang ginamit sa Ingles. Talatang una, sa huling bahagi ng talatang una, sabi, ngunit kung sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Yung pong ginamit na salita rito ni John na advocate sa wikang Ingles, tagapagtanggol, tama yan sa salit sa Tagalog, ito po ay nanggaling sa wikang Griego na parakletos. Narinig niyo na yan, di ba? Yung kanyang salitang parakletos ay ginagamit yan sa Holy Spirit. No? Na ang ibig sabihin po, literally, ng salitang parakletos ay to be called alongside. Tinatawag para tumabi sa'yo. No? Tumabi. Tayo mga mananampalataya ay nagkakasala pa rin. At galit ang Diyos sa kasalanan natin. Kaya kinakailangan meron tayong tagapagtanggol na katabi natin sa harapan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Panginoon na walang pag-asa. Nag-provide siya ng magtatanggol sa atin. He has provided someone to come alongside to help us. Yung sunanood kayo nung hearing sa Kongreso, no? Yung Committee of Justice sa lower house. Regarding the proliferation of illegal drugs. Mapapansin ninyo, yung proliferation of illegal drugs sa Mating Lupa, no, sa National Penitentiary. Mapapansin ninyo na yung bawat witnesses ay mayroong abogado sa kanilang nakanilang katabi. Sapagat yung abogado ang magtutulong sa kanila at magtutulong sa kanila na sabihin ko yung dapat nilang sabihin at huwag sabihin yung hindi dapat nilang sabihin. Yun ang tuturo sa kanila. Pero iba kasi yan sa lower house, yung hearing dyan, iba sa talagang regular trial. Sa regular trial, yung abogado mismo, pwedeng siya ang nagsasalita para sa'yo. No? Pwedeng tumahimik ka lang at siya magsasalita para sa'yo. Sapagkat yung abogado ay hindi namang tagapagtanggol, kundi kumakatawan sa'yo. No? Siya ay representative mo sa anumang legal proceeding. Yan po ang ginagawa ng isang abogado. Ang Panginoon Jesucristo ayon kay Juan ay isang advocate, isang dependent, representative ng mga totoong Kristiyano sa harapan ng Ama. At ano yung linya ng kanyang depensa sa tuwing tayo ay nagkakamali at nagkakasala? Ano yung linya?
di ba? May line of defense yan, ano? Ano yung linya niya? Sinasabi ba niya, Ama, itong tahong ito na nagkasala na, inosente talaga to? Oh, inosente niya. Di ba sinasabi niya? Eh, di ba, hindi totoo yun. Kasi itong halingan yun, di ba, inosente. Eh, Ama! Eh, meron kasi extenuating circumstances eh. Meron kasi mga nangyari, kaya siya nagawa yan. No? O, maaaring nagipit siya, kaya niya nagawa yan. O, maaaring meron mga barkada na nag-udyok sa kanya, nagawa niya. Yun ba sasabihin ng Panginoon sa Kristo sa harapan ng Ama? Hindi, sa akin talaga. Sasabihin ba ng Panginoon sa Kristo, Ama, eh huwag naman po kayong magparusa ng matindi. Pwede ba maging linyan naman kayo? No? Eh kasi itong aking iniligtas. No? At tinubos na ito. Inatrap lang naman niya kaya nagkasala eh. Hindi niya alam na mali pala yung ginawa niya. Yan ba sasabihin niya, Ama? Totoo mga kapatid, may mga bagay na hindi natin alam na mali hanggang hindi natin nabasa sa Bible. Nalaman na lang namin, ay mali pala yun kasi sinabi ng Bible, mali yun. Diba? Siguro marami sa atin dito. Sumasamba sa mga idolo dati. At ginagawa natin yun ang totoo talaga sa puso natin. Yung iba nga talagang lumulugod. Diba? Nagpapakasakit pa para sambahin yung idolo na yun. Pero nung mabasa natin sa Bible, masama yun. Kamumal-dumal din, tulad natin alam. Pero alam nyo, nais ko sabihin, eh hindi mo basahin ang Bible, naglagay ang Diyos sa ating pagkatao ng isang sensor na kung tawagin ay conscience. Yung buti natin, siya yung nagsasabi kung ano yung tama o mali. Maaaring hindi natin eksakto, pero si kasabi ng buti, mali yan, tama yan, mali yan, tama yan. Kaya hindi natin pwede sabihin, ignorante tayo ng lubos. No? Kaya, alam nyo, itong chapter 2, nagbigay ng liwanag doon sa tanong na papaano tayo dinidepensahan ni Kristo sa ating Ama sa ating tayo nagkakasala. Ang sabi sa talatang 2, Siya ang kabayaran para sa ating kasalanan at hindi lamang para sa ating kasalanan kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ang ginamit sa wikang Ingles ay propitiation. Dito na i-translate ng tama sa Tagalog sapagkat walang eksaktong Tagalog yan. No? Ang ginagawa ng Panginoon sa Kristo, siya ay nagsisilbing propitiation sa ating kasalanan. Ay, papaliwanag ko ng mas mababaw yung salitang propitiation maya-maya lang. Kaya una, tingnan natin the substance of propitiation. Ano ibig sabihin ng salitang propitiation? Kasi ang ginamit sa Tagalog ay kabayaran. Pero hindi po yun ang eksaktong salita sa Tagalog. Ang propitiation po literally means to appease, to turn away wrath by the offering of a gift. Pag sinabing propitiation, inaalis mo, binilulubag mo yung loob ng isang tao, no? Sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang bagay. Halimbawa, merong isang kaibigan ka o mahal mo sa buhay, o asawa mo, marahil, eh na-upset sa'yo, sumama ang loob sa'yo. No? Ang gagawin mo para lumubag ang kanyang loob, eh magdadala ka ng regalo. O kaya magdadala ka ng isang bagay na gusto niya. O maaari, magpagluluto mo siya ng pagkain. No? Na masarap. No? Ang tawag natin doon na sa simpleng salita, peace offering. Di ba? Nagbibigay tayo ng peace offering sa kanya para lumubag yung kanyang loob. Para tumaan ang kanyang kalooban, para hindi na siya magalit sa'yo. Ang Panginoong Hesus Kristo ang nag-alis ng galit ng Ama sa atin upang tayo'y maging akma na kaibigan niya. Anong ginawa ng Panginoong Hesus Kristo? Sa papaano ginagawa ng Panginoong Hesus Kristo yung depensa niya? Hindi niya sinasabi, inosente tayo, hindi natin alam yung ginagawa natin. Ang sinasabi niya, Ama, ako ang ang magpapalubag loob sa iyo sa kasalanan ginawa ng aking mananay. Ang aking dugo, ang tingnan mo, ang dugong tumigis sa kalbaryo, ang dugong dumanag sa kalbaryo, ang tingnan mo upang mawala ang galit mo
sa aking mga tinubos. Ganda na lang. Pero ako nabasa ang kwento patungkol sa isang lalaki ang pangalan ay si Robert the Bruce. Siya ay nabuhay noong 14th century, Robert the Bruce. Si Robert the Bruce ay siya yung next in line na mag-i-inherit ng throne sa Scotland. Noong 14th century, siya yung susunod sa trono. Kaya na, noong panahon yun, ang Scotland ay nasa pamamahala ng England. No? Well, iba na kasi ngayon ang set-up. Ang set-up ngayon, pero United Kingdom at pinubuo yan ng apat na bansa. England, Scotland, Northern Ireland at Wales, no? So magkakapantayan sila, nagbibigay sila ng mga tinatawag na mga delegates pa sa parliament mula sa kanilang mga lugar. Pero noon, ang Scotland meron siyang sariling trono pero napailalim siya sa England. Ngayon, ito si Robert the Bruce ay medyo tahasan siya sa kanyang paglaban sa pamamahala ng England sa kanila. Kaya gusto niya maging independent ang Scotland. So medyo napapahayag sa kanya ng kanyang paghihimagsik. Eh, galit sa kanya ang authorities sa England. Gusto siyang hulihin at gusto. Ayaw ng pinuno ng Inglaterra na maitayo na siya ang magmana ng trono. Kasi siya yung next in line. Kaya sa isang pangyayari na hinuhuli siya, nakatakas siya, nakapunta siya sa isang lugar, eh nung mahuhuli na siya, tumakbo siya, pumasok siya sa loob ng isang forest, sa isang kagubatan. Ang ginawa ng mga soldiers, kumuha sila ng mga, kung tawagin, yung salitang bloodhound. Bloodhound, mga aso yan. Yung bloodhound, ito yung mga aso na malalakas ang pang-amoy sa mga bakas ng paa ng isang tao. Halimbawa, pumasok ka sa loob ng isang kagubatan. Para matrace kung nasaan ka, magdadala ka ng mga bloodhound. Yung bloodhound, mga aso, ang talakas ng pang-amoy yan. Nag-aamoy nila yung bakas ng pinagdaanan mo. So yun ang ginawa nila para masukol nila ito si Robert the Bruce. So noong hinahanap siya ng mga aso, kasama yung mga soldiers, narinig ni Robert the Bruce na papalapit sa kanya ang mga aso. Narinig niya yung umul ng mga aso. At alam niya, masusukol siya sapagkat lahat ng bakas ay madalang kayang mag-trace ng mga aso nito. Ang ginawa niya, siya ay tumalong sa isang sapa. Na yung sapa na yon ang agos ng patungo sa pinakagitna ng forest. Yan ang naging problema ng mga tumutumi sa kanya. Sapagkat yung pang-amoy ay hanggang doon lamang sa bakas. Nasa pinagdaanan sa lupa, pagdating sa tubig, hindi na, kaya tumigil yung mga bloodhound. Yung pinipilit ng mga soldier na sumunod pa, pero hindi na siya kasi yung scent na yung amoy, dinanaagos ng ilog ng sapa tungo sa malayo. Na-confuse yung mga aso. Kaya hindi na niya, na siya nasuhod. Pagkatapos ng ilang panahon, hindi na pigilan na ilagay si Robert the Bruce sa kanyang trono sa Scotland. Alam niyo mga kapatid, binanggit ko yan. Sapagkat, yung pong mga bloodhound na yun, yung mga aso yun, yun ang larawan ng galit ng Diyos. Tayo ay tinutugis ng galit ng Diyos sapagkat tayo mga makasalanan, hindi tayo makawala. Sapagkat lahat ng pumuntahan natin, kung masusukol tayo ng Diyos. Pero ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, siya ay namatay sa krus at ang dugo na dumanak sa kanya ay parang stream, parang sapa na tatanggal ng amoy ng galit ng Diyos sa atin at mapapalitan ng kanyang pagpapakamoy. So the anger of God pursues us like those baying dogs. When the stream flows red, by the blood of Christ, breaks the trail of God's anger. Indeed, Jesus grace. Number two, the scope of propitiation. Tingnan niyo sa akin sa verse 2. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Now, yung salitang ginamit dito ay kasalanan daw ng buong sanlibutan. Now, gusto kong iliwanagin ang yung salitang buong sanlibutan dito ay hindi tumutukoy sa bawat individual na tao sa sanlibutan. Hindi tagapagligtas
mga tao. Mali po ang turo na yan. No? Yung salitang world dito, or whole world sa Biblia, ay hindi tumutukoy sa every individual person. Let me give you an example. Luke chapter 2 verse 1. Sabi rito, nang araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Caesar upang magpatala ang buong daigdig. Sabi ha? Nag-utos daw si Augusto Caesar upang magpatala ang buong daigdig. Naku, ang tanong, kasama ba sa buong daigdig na iyon ang Pilipinas, ang Amerika, ang Japan, ang China? Hindi! Sa pagkatapalang na iyon, hindi ba nalalaman kung mayroong China, kung mayroong Japan, kung may Pilipinas, kung may Malaysia? Hindi alam, di ba? So yung buong daigdig na iyon ay tumutukoy sa Roman Empire. Tingnan niyo tayo, maraming pa mga talata na magsasabi sa atin na pag ginagamit na silit ang buong daigdig, hindi tumutukoy sa bawat tao sa daigdig. Kundi pag ginamit niya ang salitang yan, ang ibig lang sabihin niya, mga kapatid, far and wide. Si Kristo ay tagapagligtas, hindi lamang ng Hudyo, kundi ng mga Hintil din naman. Siya ang manunubos, siya ang tumubos sa lahat ng sa mga tao mula sa iba't ibang tribo, lahi, wika, bansa na pinili niya bago maitatag ang sanlibutan ito na tinawag niya sa pamamagitan ng Ebanghelyo na tuugon ng may pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus. Diba na? Hindi lang ito kamangha-mangha. Ito ang totoong pinanggagalingan ng tagalakang permanente. Ang totoong Kristiyano ay eternally secure. Hindi lamang sila naligtas sa puot na darating. Si Kristo ang kanilang tagapagtanggol kapag sila'y nakagagawa ng kasalanan. Let me clarify this point then. Itong pagpapala na ito ay para lang sa mga totoong nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas, nagpasakop sa Kanya bilang Panginoon. No? Ito yung mga tao na binigyan ng Diyos ng bagong puso upang magkaroon ng bagong pagnanasa sa mga bagay na banal at sa mga bagay na nanugundulot sa Diyos. Ito yung mga taong lumalaban sa kasalanan, sumusunod kay Kristo, namumuhay para kay Kristo, naghangat na mapalaya na totoo sa kapangyarihan ng kasalanan upang mahalin niya ang Diyos na walang anumang halo sa kanyang pagkatao. Ito yung mga totoong Kristiyano. Ito yung mga tao, totoong Kristiyano na nakatingin sa araw na darating kung saan siya ay tatanggap ng tinatawag na heavenly and glorified bodies na magiging magpo-conform completely sa Panginoon sa Kristo. Isipin, kung hindi ka anak ng Diyos ngayon, ito mga katangian ito ay wala sa puso. Kailangan mo ang tinatawag na intervention ng Diyos. Kailangan mo ng kaligtasan sa pamamagitan ng Ama ng Diyos. Kailangan mo ng pagkilos ng Espiritu Santo sa puso mo upang magkaroon ka ng paglanasa sa mga bagay ng Diyos. Kailangan mo pag-ibig ng kasalanan. Kinakailangan mong ipahayag ang iyong kasalanan at kinakailangan mong dalhin ang lahat ng iyong kasalanan sa paanan ng krus ni Kristo. At kailangan mong magtiwala na siya lamang pwede magligtas sa iyo. At kapag ginawa mo yan, ilalagay ka ng Diyos sa isang proseso ng pagbabago na hahantong sa iyong kasakdalan sa darating na araw. Ay, ganun lang.